Dinagsa ng maraming nais mag-donate ng dugo ang bloodletting program na inilunsan ng DZJB 1458 Radyo Calabarzon at ang Philippine Red Cross sa Calamba City, Laguna nitong nakaraang Biyernes. Sa pangunguna ng mga kinatawan mula sa himpilan ng DZJV at Philippine Red Cross, inilunsad nito ang programang Dugong Kaibigan Bloodletting Project Year 2 na layuning makalikom ng blood donations para sa mga pasyenteng nangangailangan. Bukod pa rito, nagpakita rin ng suporta ang Light TV God's Channel of Blessings sa naturang programa sa pamamagitan ng pakikiisa sa proyekto. Ginagawa po namin ito dahil sa request na rin ng ating mga kababayan, mga kaibigan, na nangangailangan ng dugo. Kaya kami po ay nakipag-partner with Red Cross Laguna Chapter para po isagawa itong bloodletting project. And hopefully ay maging annual event na po talaga ito ng DZJV 1458 Radyo Calabarzon. And ngayon kasi nakakatuwa, kasama po natin ang Light TV. Bilang suporta rin sa tagumpay ng proyekto, aktibo namang nakiisa at game na game na nag-donate ng dugo ang mga kinatawan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 4A, mga opisyal ng Bureau of Fire Protection at Philippine National Police Region 4A Calabarzon. Labis-labis naman ang pasasalamat ng Red Cross sa mga blood donors dahil malaki umano ang maitutulong nito, partikular sa mga nangangailangan ng dugo sa mga ospital. Isipin nyo, magdo-donate kayo ng dugo, makapagdugtong kayo ng buhay ng tao. Kaya tanong ngayon ng marami, ano-ano nga ba ang kwalifikasyon para malaman kung pwede ka na mag-donate ng dugo? As much as possible, maging ready kayo. Prepare yourself, pagdo-donate, by taking a good rest. Dapat at least meron kayong 6 to 8 hours na tulog. With the age qualification naman, sa edad, ang kailangan natin, as early as 16, pwede tayong mag-donate ng dugo. Dahil naman sa tagumpay ng programa, umaasa ang mga organizers na maulit muli ang proyekto sa mga susunod pang taon. Christian Mitra para sa Newslight sa Umaga.